Banyuhay sa lahat! Narito tayo ngayon upang talakayin ang Aralin 1, ang kahulugan ng economics. Ano ang ating most essential learning competency? Na ilalapat ang kahulugan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan. Sa kabila ng pandemya, pinili nyo pa rin ipagpatuloy ang inyong pag-aaral. Handa ka na ba? Pero sa pagpili mo ito, may mga paraan ka upang maisakatuparan ito. Ano ang iyong mga naging batayan? Pinipili mo ang mga bagay sa paraan na labis na makadudulot sa iyo ng kapakinabangan. Ano ang economics? Ang economics ay nagsimula sa salitang Griego na oikonomia, oikos na tahanan at nomos na pamamahala. Ito ay sangay ng anghang panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang pinakamahusay na paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman o mga natural resources. Sa iyong pagpili, napansin mo na may mga sinusunod kang pamantayan. Ang tawag dito ay mga prinsipyo na nakaaapekto sa pagpapasya ng tao. Isa na rito ay ang trade-off o ang pagpili ng isa upang may isakripisyong iba. Halimbawa, bumalik tayo sa pagpili mo ng modular versus online learning. Nung pinili mo ang modular sa online learning, napansin mo na mas malaki ang pakinabang mo sa modular kasi hindi ka gagastos pang load sa internet. Samantalang sa online learning, ito ay may gastos sa internet. Ito ay isang halimbawa ng trade-off. Ang ikalawa naman ay ang opportunity cost. Ito ay tumutukoy sa mga alternatibo isinuko mo sa iyong pagpili. Ito ay mga pakinabang na pinalikdan mo sa iyong sarili. Halimbawa, doon sa iyong modular at online. Sa modular, napansin mo na mas malaki ang pakinabang na nakuha mo. Tama ba? Dahil nakatipid ka. Ngunit kung pinili mo naman ang online, mas magkaroon ka ng opportunity para makahabol sa klase. Ito yung mga pagtingin sa kapakinabangan gamit ang opportunity cost. Kaya nga opportunity. Ang ikatlong konsepto naman ay tinatawag na marginalism. Ito yung tumutukoy sa karagdagang benepisyo o kabawasan sa sakripisyo o cost sa isang gagawing desisyon. May kasabihan nga tayo, rational people think at the margin. Halimbawa, doon sa pagpili mo ng modular versus online. Nag-iisip ka ngayon na kung halimbawa nasa modular ka at mag-ship ka sa online learning, ano yung mga gastos na kakailanganin mo sa pag-ship na to? Siyempre, kailangan mo ng load, kailangan mo ng internet connection, at iba pa, katulad ng oras na gugugulin para makasunod ka sa synchronous class. Samantala, ano naman yung mga pakinabang na makukuha mo mula sa online learning at mag-ship ka sa modular? Isa na dito yung halimbawa makakatipid ka. Ang ganitong klase ng pag-iisip ay marginalism o yung pagtingin sa karagdagang benepisyo o maging kabawasan man to o sakripisyo. Ang ika-apat naman o ang huling klase ng prinsipyo na nakakaapekto sa pagpapasya ng tao ay ang incentives. Ito yung tumutukoy sa mga pagtugon ng tao batay sa gantimpalang makukuha o parusang matatamo. Halimbawa, sa online learning, magkakaroon ka ng chance para makaharap mo ang iyong mga teachers at mga classmates real-time. At ito ay isang halimbawa ng incentives. Ang ganitong klase ng pananaw ay ang paghanap ng gantimpala sa isang bagay. Kung makakapili ka, dapat titignan mo lagi ang mga incentives. Halimbawa, kung bibili ka sa isang bagay, hanapin mo yung mga promo, di ba? Tinitignan mo yung mga discount. Ang ganitong klase ng pag-iisip ay tinatawag na ekonomiyang insentibo. Maliban dun sa apat na prinsipyo na nakakaapekto sa pagdesisyon ng tao, dapat malaman mo rin na may 2 branches ang economics o dalawang division. Ito ay ang microeconomics o macroeconomics. Madali mo siyang maintindihan sa pamamagitan ng pagtingin ng kanyang unlaki.
Ang micro, ibig sabihin ay maliit, at ang macro naman ay malaki. Dumako tayo sa microeconomics. Pag sinabi mong microeconomics, ito yung tumutukoy sa ugnayan sa desisyong binubuo ng bawat sambahayan, kita mo sa left, at bahay kalakal na nakikita mo sa right. Sinusuri ng microeconomics ang galaw ng bawat negosyo at bawat consumer. Samantala, ang macroeconomics naman, ang ibig sabihin, di ba, malaki. Ito ay tumutukoy sa kabuuan ng ekonomiya, may pamahalaan. Kasi tinatalakay dito sa macroeconomics ang kabuuang salik ng produksyon ng bansa at maging ang mga pambansang kita. Sama mo na dito ang bangko, pati na ang export at import natin, di ba? Ang tanong ngayon, paano man maisa sa buhay ang pag-aaral ng economics? Dapat magkaroon ka ng mas mapanurong pag-iisip, dapat lagi kang manood ng balita, at maging mapagmatsyag sa paggalaw ng kita, ng presyo, at mga produkto sa ating komunidad. Dapat nauunawaan mo rin ang mga kaganapan sa lipunan, kaya tara na, suriin natin sila. At laging tatandaan na maging matalino bilang isang botante, at maging responsabling mamamayan bilang Pilipino. At dito nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa kahalagahan at kahulugan ng economics. Tatandaan lagi na ang matalinong pagdedesisyon ay parte ng ating magandang ekonomiya. Paalam sa lahat!